Ben Corpus, isa sa mga inaabangan sa Tour de Biscay 2024, napakatining pa yung sipat, parang hindi man lang hatay hinihingal dito si Corpus ngayon sa kanyang pag-ahon. Isang sprinter, naging climber, Jean Paul Morales, the king of sprinter. Pero kita nyo naman yung sipa ni Jean Paul dito, parang walang kahirap-hirap at umaangat na dito si Jean Paul. Ito yung ating solid na mga climber ngayon, dahil mga sprinter to sila pero napakasulid umahon. Ronald Urranza, tahimik siya muna dito dahil napakalakas din umahon nito si Urranza ngayon. Ito yung mga bakbakan sa sprinter natin, pero sa ahon sila nagkakabanatan ngayon. Pascual bumabanat dito, umaangat na. Sa mga sol for today's video, Tour de Biscaya 2024 individual time trial 17 kilometers, Joseph Bura sa patag pa lang, matulin na siya, kaya aabangan natin pagdating sa ahon ko kaya pa wanyang pumapanay-panay. At magandang laban to ngayon ha, dahil nandito na si Pascual Tugawin, yun ang inaabangan nung last year, yun nga lang nasa ibang bansa sila lumaro. Dito yung bahay na Pascual ngayon, Joseph Bura dito, matulin, 50 dito kanyang maintain. Napakasulid yung ating laban ngayon, defending champion natin si John Rinabara ng standard. At dito si Joseph Bura, talagang grabe yung kanyang sipa rin ha. Talagang nag-i-improve talaga. At Marcio Dario, dalawang balikat dumada pa, ibig sabihin dito ay drogi dito si Marcio Dario, dahil kapag isang balikat ang dumaba ni Mar, hindi yan drogi. Andiyan naman si Didson yun ha. Dito si Rodney Fernando ng team V Parma. At shoutout din sa lahat ng mga taga Iloilo, Team Cargado Cycling Team. At maraming salamat din kay Sir Alex Bilan ng team Excellent Nodules, Sir Manny Sirais, lahat ng buong team Excellent Nodules. Welcome na welcome tayo dito sa Tour de Biscay 2024. At maraming salamat din kay Idol Ryan Changilig at kay Ma'am Ilma Matters. Kami kasi mobs, ito na, dumada pa na dito at naka-disc brake dito si Ryan Tugawin. At dito, dumada pa na siya rito ngayon, 49 kph ang maintain niya rito ha. Dito na natin masusubukan sa kanilang individual time trial kung sino ang pinaka malakas talaga dito, dahil kapag nakauna ka dito ay syempre ikaw na yung babantayan nun. Kumbaga lahat to sila ay dito sa kanilang individual time trial, dito sila magkakainan ng oras, dahil yung kalaban mo dito, oras talagang binabantayan rin, na kailangan rin, hindi rin siya bababa at saka kondisyonan rin to. 49 kph yung kanyang maintain. At syempre dito, ito yung mga baluarte na Ryan Tugawin ha, dahil taga Biscaya to. Yun nga lang, dito sa kanilang tour di Biscaya 2024, maraming kalaban. At kakabalik lang din to ng Biscaya, dahil galing pang Morocco to, Lumaro, stage 10 rin. Kaya ito ay mga drogi pa to eh. Umaga sabyahi pa lang, doon ka rin napapagod. Pero ito ay pumapadyak pa rin sila rito. At ito, tinitiis ni Kamikaze Mobs. Nakanganga na dito si Kamikaze Mobs. George O'Connor ng Stunt Team Standard. Ayan, Ismael Grospi ng Team Victoria Sports. Grabe ha, ito talaga yung kapag malakas ka dito sa team time ITT. At meron din tayong team time trial ha, kaya magandang abangan din yun. At ito yung ating national champion natin to ha, si Julius Tudtud, under 23 category. Kaya dito natin masusubukan kung kaya ba niyang patagin ngayon yung kanilang ahon. At nandito na si Mervyn Corpus ng Team Excellent Dodos, dumada pa niya dito. At sa patag, grabe yung maintain, 56 to 57 kph. Matulin yung maintain ni Corpus dito ha. Sulit na sulit. Kanina napansin natin kay Bura 58, ito naman si Corpus ngayon ay 56 to 57. Napakatining yung sipa talaga ni Corpus. Kumbaga, ito talaga yung mga inaabangan ng lahat at aabutan dito si Julius Tudtud. Matutuhog dito ni Corpus ngayon. Ito yung pinakamahirap ha, dahil oras ang kalaban mo. Dahil yung kalaban mo rin, oras din naman niya ang binabantayan, na dapat hindi siya babagal. At kailangan matatansya mo saan ka dapat magmatulin at babagal rin eh. At may ahon na 2 kilometers. Yun ang mabigat rin na ito si Corpus ha. Sulit pa rin yung kanyang maintain. 50, hindi pa siya mababa dito sa 40 ha. Napakatining pang sumipa ito. Nagwawala na dito si Corpus sa ahon. Andyan si John Rinabara, Jean Paul Morales, si Gruspe, Marcelo, Urranza. Kaya magandang laban ang ating abangan dito sa mga individual time trials. Si Navarra pa, andun pa si Pascual
Eh dito sila magkakainan ng oras talaga dito. Kailangan makakalamang ka talaga dito sa individual time trial dahil wala kang bantay rito eh. Kumbaga sarili mo, oras lang talaga ang kailangan mo rito na makakuha ka ng puntos. Dahil kapag sa road race, eh syempre bantayan na yun sila rito, kaya kailangan makauna dito. Ito, recover si Corpus dito. Pero matulin pa rin yung kanyang recover at ito umpisa na ng ahon dito ni Corpus ngayon. Kakayanin kayang patagin ngayon, eto na yung ahon ngayon, no? Kaya ito ay nagre-recover dito si Corpus. Kanina grabe yung minti niya sa patag. 57 to 56, eto naman sa ahon. 24 dito si Corpus sa ahon, ha? Hindi niya binibigla rito. Mukhang saan kaya siya dapat mag-aabot ng 30 kaya siya rito sa kanyang ahon. Climber to si Corpus, pero kita nyo naman yung sipa. Naging sprinter to si Corpus, ha? Pero naging climber. Grabe talaga yung sipag sa pag-insayo rin dito ni Corpus. Pursigido sa sarili talaga para ikaw ay lumakas at pagkain, pahinga, tulog, disiplina. Ito, napaka bigat yung sipa ni Corpus dito, ha? Dahil napakatining sumipa at ito ay nagre-recover. 24 dito yung minor ni Corpus, ha? Mukhang sino kaya yung pinaka best time nila rito kayo? Andiyan naman si Sean. At ito yung giling ni Corpus dito sa ahon. Andiyan naman si Coach Henry Domingo. Ito yung tining ng sipa ni Corpus dito, ha? Hindi siya bumababa sa 20. Kaya mataas talaga. 28, keep it. Sa ito, marami nakaabang dito ni Corpus ngayon. Kumbaga lahat ng mga tatalangin natin, si Corpus talaga yung inaabangan. Dahil siya yung nag-pick talaga raw. Sabi nga nila, kapag panahon mo ay panahon mo rin talaga. At si Grospi nandyan sa harapan. Kung natatanaw ni Corpus dito, aabutan. Kapag matutuhog ni Corpus dito si Crosby, andyan naman si John, no? Lumaro ng Ronda Pilipinas yan. Pero syempre, nagka-jowa. Ganon talaga. Kapag medyo nagkaroon ng love life, no? Kumbaga naiiwanan yung pagbabike. Kaya ito, naka-big ring pa rin umahon. Nasasanay na dito si Corpus sa kanyang ahon, ha? Kung dati, talagang hindi tumatapos si Corpus sa mga laro. Hanggang kalahati lang. Pag nakakita ng ahon, doon naman siya nawawala. Pero ngayon, sprinter, climber, kaya abangan din natin si John Paul ngayon, ha, sa kanyang individual trial kung ano kayang oras din, ha. At recover, 20 yung recover din dito ni Corpus. Grabe, napakasulid yung kanilang mga ahon dito, ha. At last 1 kilometers to the finish line na yan. Kaya dito ay kailangan tansahan to, eh. 26 kph yung ahon. Tinitingala na dito ni Corpus yung ahon. Dahil di mo rin pwede bibiglaing kaagad, eh. Dahil baka maubusan ka, eh. Dahil sa last 1 km, siyempre kailangan doon ka siguro sa last 500 meters. Doon mo na itutudo siguro, ha. Kumbaga kailangan mo talagang tiisan lang talaga to sa ahon. Baga sa baga to. Kailangan insayado ka talaga dito. Dahil kapag wala kang insayo dito sa ahon, kumbaga yung hinihingal mo dito talaga. Sulit, oh. Naka-big ring talaga umahon sila rito. Iba talaga kapag mga pro, at syempre insayado to sila dahil hindi ka naman makakasipa. Nang napakasulit yan kapag wala kang insayo rin yan. 23. Abangan natin ang speed rin ni John Paul mamaya, ha? Dahil sila yung mga inaabangan rin dito. At si Navarra din, dahil defending champion natin dito si John Trinavara. 22. Grabe, wala pa rin kupas yung sipa ni Corpus, ha? Hindi pa rin siya bumababasa. 20. Mga mintin lang talaga siya dito. Ang iniisip niya dito na sana ay hindi talaga siya bababa yung oras niya. Malapit na tayo sa ating finish line. Ito ay naka-big ring pa rin siya rito. Tinatanaw na dito ni Corpus yung kanyang finish line. Ito, nakaangat lagi yung cambio. Talagang sagad-sagad yung cambio ni Corpus dito, ha? Ay, naka-big ring talaga siya dito umahon. Nasasanay talaga sa kanyang pag-i-insayo rin, eh. Kaya todo insayo rin naman talaga si Corpus dahil gusto niyang magkaroon ng pangalan bilang isang siklista. At dito, malapit na tayo sa ating finish line dito. Last 50 meters, 24 kph niya siya rito.
at hindi pa rin bumababa yung speed dito ni Corpus, ha. Kumbaga hindi siya bumababa sa 20 kph. Kumbaga solid pa rin talaga yung maintain dito ni Corpus. Ah, ito matulin pa rin, ha. Grabe, ha. Dito ay pinipirsa na dito ni Corpus na makakausya siya dito dahil nakita na niya yung finish line rito ngayon. Solid yung sipa ni Corpus. 28 29, ang tining na naman ang sipa dito ni Corpus ngayon. Kaya abangan natin kung ano kaya ang oras siya dito sa kanyang individual time trial. Ay napakatining na naman yung sipa. Parang electric fan dito si Corpus, oh. Pati isan talaga to sila dito, mga sprinter yan. Pero napakasolid yung mga sipa sa ahon. Andyan si Corpus at Jan Paul Morales. Eto na, parang pareha sila ng speed rin ni Corpus, ha, 24. Parang ito sila yung magkakalaban ngayon rito dahil pareha sila ng speed rito. Dahil sa patag, pareha sila ng speed rin. Sa ahon, parehas. Kaya ito ay saan kayo sila magkakatalo ngayon rito. Dahil si Corpus, 24 to 23 din dito. Si Jan Paul, ito naman ay 24. Mga pareha sila ng sipa rito. Kaya abangan natin kung saan sila magkakatalo dito ngayon. Andiyan naman si Tatay Tog. Supportahin natin ang kanyang YouTube channel. At Pajakos Moto Vlog, ito na si Jan Paul, nakahubad na to rito, ha, kung saan eh dati sa ating stage to. Talaga nga iniwan sila sa ahon. Sayang wala dito mga team Go for Gold, ha, dahil may laro sa June 30 sa Go for Gold Series 2. Kaya talaga siguro hindi sila pumunta dito. Ito, nagwawala na dito si Jan Paul ngayon. Isang sprinter, the king of sprinter. Pero kita nyo naman umahon. Kaiba talaga yung ating mga sprinter talaga nung naging climber. At abangan din natin si Urranza. Ngayon, andyan naman si Tatay Talks. 32 kph na dito si Jan Paul. Ang sulit ng ahon talaga rin niya dito, ha. Talagang si Corpus dito at saka si Jan Paul siguro yung magkakalaban sa oras. Dahil pareha sila ng speed at ito ay gusto ng angat dito si Jan Paul ngayon. Pati isa na lang talaga so sila rito. Mga segundo lang siguro yung mga pagitan ito. Umaangat na si Jan Paul rito. Segundo lang siguro yung mga pagitan nito sa oras, ha, dahil pagbaba ko na dito na si Jan Paul. Sulid na sulid yung kanyang ahon rito. Kumbaga, kunti lang talaga yung lamang siguro niyan. Ito ang Ronald Urranza, matuloy niya dito. Naghahabulan talaga sila rito. Nung oras talaga, andyan si Julius Tuntun. Medyo nadrugi siya. Inabot siya ni Mervyn Corpus kanina at si Urranza. Solid yung kanyang ahon din. Isang sprinter din. Pero napakalakas din umahon. Talagang ensayo lang talaga ang kailangan para ikaw ay lumakas. Nandito na si Joshua Pascual ngayon. Bumabanat na rito si Pascual. Pero medyo bumagal siya rito ngayon, ha. 20 kph si Pascual. Nako. At galing pa ng Kazakhstan to. Kaya pagod pa rin yung katawan rito ngayon, eh. Magagaling ka ng biyahe. Tapos pahinga ng isang araw. Tapos laro na naman. Ito ay mga pagod pa yung katawan nito. 23. Isang balikat dumadapa ni Pascual. Ibig sabihin hindi pa to droke. Kung baga kaya pa itong pumapanay-panay. Pero yung dalawa natin nakikita kanina, kasama si Urranza doon. Ay tatlo para. Kasama si Urranza, Jan Paul. At saka si Corpus. Grabe yung mga sipa nila kanina. Andito si Pascual. 26 kph. Mga dinahandahan dito ni Pascual para hindi niya binibigla rito. At yun yung finish line. Natatanaw na dito ni Pascual. 23. Medyo drugi dito kay si Pascual. Kanina matulin yung mga naunapan sa kanya. Siyempre mga drugi na rin to. Dahil galing na biyahe kasi. Kung mga isang araw lang pahinga nila. 26 kph. Ito pigaan na rin dito si Pascual. Tinitiis niya dito para makakausya siya dito. At umaangat na rin siya. Dahil mga segundo lang talaga ang pagitan nila dito sa kanilang ITT. Ayan o, bumaikdro pa si Pascual rito. At ito naman si Agapito Russell. Tinuhog rin dito ni Joshua Pascual. At ito yung ating last, John Rin Navarra. Ito ating defending champion. Napakasulid niya ito. Yung climber natin na the king of the mountain, John Rin Navarra. Kaya kanyang patagin ngayon dito sa kanilang stage 1. Umaangat na si John Rin Navarra dito. At ano kaya ang oras nila dito sa kanilang ITT?